Alam nyo ba mga kaibigan na sa kasaysayan ng Scout Ranger ay mayroon umano silang naging kasapinoon na hindi tinatabla ng bala? What? Wala, maniwala man daw tayo o hindi ay mayroon daw talaga dahil naging laman daw ito ng balita noon sa mga radyo sa Mindanao. Dahil naman sa aking pagkamarites ay kaagad naman akong nag-browse sa internet at kaagad ngang lumabas ang pangalang Lieutenant Melchor Choy Dela Sala. To be honest ay mayroon na ding nag-comment noon sa mga previous video namin at nag-request na gawan ko din daw ng video si Lieutenant Melchor Choy na yun nga ang Scout Ranger na hindi tinatabla ng bala. Sa akin namang pananaliksik sa kanyang naging buhay ay wala tayong masyadong nahanap bukod sa kwento na galing mismo sa page na The Scout Ranger Books at ang The Cebu Channel Online. Ayon dito ay nagmula siya sa bayan ng San Fernando Masbate at kalaunan ay nanuluyan sa Punta Engano sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa kwento na pinatotohanan ng The Scout Ranger Books sa kanilang Facebook page ay si Lieutenant Melchor Choy Dela Sala umano ay isa sa mga walang kinakatakutang miyembro at leader ng Punta Engano Warrior na puro mga Scout Ranger na sumabak na sa dandang mga laban sa Lanao at ilang mga lugar sa Mindanao noong dekada 70. Ang nakakabilib ay ilang ulit na doon nilang nakitang tinamaan siya ng bala. Bumagsak siya pero tumayo pa rin para ipagpatuloy ang laban kahit na wala naman siyang suot na bulletproof vest dahil noong mga panahong ito ay wala pang ganitong proteksyon sa Pilipinas. Malakas ang paniniwala noon na nagtataglay siya at ng kanyang grupo na Black Panther Rangers ng isang mystical na bagay o yung kung tawagin ay anting-anting na nakuha niya umano sa isang liblib na lugar sa Punta Engano sa Cebu. Mataas umano ang paniniwala nila dahil sa ilang ulit nilang pinapakain ng dasal ang kanilang mga tanga ng mga anting-anting. Wala rin kahit anong bisyo sa katawan dahil sa paniniwala niya umano na mapapanatili nila ang bisa ng kanilang mga anting-anting kung malinis ang kanilang spiritual body. Ayon pa sa kwento ng The Scout Ranger Books ay isang araw umano ay naglakbay siya at ng kanyang anim na grupo sakay ng isang jeep na kung tawagin nila noon ay mini cruiser. Paglampas umano nila sa isang tulay sa butuan ay nakaramdam na sila ng tila ba may nagbabadyang panganib sa kanila. Ito ay noong may nakasalubong silang isang lalaki na may hawak-hawak na pulang panyo at matagal na tumingin sa kanila at tila ba sumisinyas pa sa kanilang mga kasama. Dahil doon ay naging alerto umano sila pero pagdating nila sa isang kurbadang daan ay doon na nangyari ang malaki nilang hinala. Inambangan sila at niratrat ng maraming bilang ng mga kalaban pero ang nakakapagtaka ay wala man lang naging galos ang mga ito kahit na nagmistulang popcorn ang mga bala na tumama sa nilang sinasakyan. Nagawa pa umano makababa ni Lieutenant Melchor at nakaganti ng putok at maniwala man daw tayo o hindi ay tila ba umiiwas sa kanya ang mga bala. May mga pagkakataon din daw na tinatamaan na siya pero bumabangon pa rin at believe it or not pa rin ay natapos ang bakbakan nang walang kahit anong sugat man lang ang natamo pati na ng kanyang mga kasama. Marami namang nagsasabi na totoo ang kwento ayon na rin sa mga nakakakilala sa kanya. Sinasabi na magpasa hanggang ngayon ay buhay pa siya dahil matapos siyang magretiro sa serbisyo ay binalikan niya ang first love niya at ito ay ang paglalaro ng sport na kung tawagin ay arnis. Pero syempre alam ko namang maraming magtataas ng kilay dyan at sasabihin hindi totoo yan at kwentong barbero lang ang mga yan pero ganun pa man, saludo pa rin ako sa mga katulad ni Lieutenant Melchor na handang ibuwis ang buhay para lang sa inang bayan. May singit ko lang pala saglit ano, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang isa pang game app na pwede mong pagkakitaan habang nagre-relax sa paglalaro. Ito ay walang iba kundi ang Eagle Game. Ganito lang yan ano. Una ay i-download mo lang ang app na ito sa pamamagitan ng link na ilalagay ko sa description at comment section ng video ito. Pagka-download mo, ay i-open mo na kaagad. Mag-register sa pamamagitan ng iyong number, maglagay ng password at click mo yung OTP code. Pag nagawa mo lahat ay click register mo na at boom, magsimula ka ng maglaro at manalo. May mga exciting game dyan kagaya ng Dragon vs. Tiger, Color Game, God of Wealth, Tong Itch at marami pang iba. Siyempre pwede ka niyang mag-cash in. Click mo lang yung wallet at mamili lamang ng halaga na gusto mong ipasok. Pag okay na ay ilagay mo lang yung GCash number mo. Click mo yung OTP at send then bind. At siyempre pag gusto mo nang ilabas yung mga perang na panalunan mo ay click mo lang yung withdraw. Ilagay mo kung magkano ang gusto mong ilabas. Ilagay mo din yung GCash number mo sabay click ng bind at withdraw. Ganun lang kasimple kaya ano pang ginagawa mo. I-download mo na yan at sabay-sabay tayong maglaro at manalo. At siguro ay dito na magtatapos ang napakaikling kwentuhan natin ngayong araw mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ay huwag niyo naman pong kalimutang mag-iwan ng isang like at subscribe. At tayo na nga hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, agbyag!